Welcome back to Cinema News, Mommy Angeline. Hi, Ate Bianca. Kamusta? I'm good. Ako, ikaw ang kakamustahin namin ngayon. Parang kailan lang ay congratulations sa iyong 10th anniversary sa showbiz, ang ating pinagchikahan. Ngayon naman, congratulations. Dahil ikaw na isang mommy! Oo nga, Ate Bian. Nakakatuwa. Ano? Ang bilis ng panahon. Thank you, of course. Maraming salamat, Ate. Do you remember yung unang gabi na inuwi niyo si Baby Sylvio sa bahay? Kumusta? Kumusta yun? Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na parang yung hawak-hawak ko si Sylvio, tapos pumasok ako ng bahay. Yung mga kasama ko talaga dito, talagang excited sila sa pag-uwi namin. Siyempre kasama yung papa niya. Parang unti-unti pa lang na nagsisink in sa akin na talaga bang anak ko to? Talaga bang anak ko yung hawak ko? Kasi siyempre nung umuwi kami dito, sobrang liit pa niya eh. Ang liit-liit talaga na natakot pa akong hawakan sa totoo lang kasi hindi ako masyadong marunong humawak ng newborn. Mm-mm. sa totoo lang po. Every time na tinitignan ko siya, lalo nung time na yon, nung first night namin na matulog dito sa bahay, talagang dun ko naisip na oo nga, nanay na nga talaga ako. Kasi ito na yung umpisa ng puyat ko. Nag-uumpisa na yung gigising ka ng madaling araw para magpalit ng diaper, magpa-dede, ganun. Alam mo talaga yung newborn stage yung isa sa mga pinaka, kumbaga, baptism of fire sa pagiging nanay. Ikaw ba ay nakakatulog na? Unti-unti naman akong nakakapag-adjust. At buti naman, Ate Bianca. At sobrang thankful din ako na napakaraming mga nanay na malapit sa akin. So every time na meron akong tanong, sila yung tinatawagan ko lagi. Malaking tulong talaga for me. Yeah. I was gonna ask that. Kapag kasi alala ko nung first baby ko din, parang bawat may mapula lang dito or parang may butlig ka lang na makita. Parang, di ba, panic agad. Tapos minsan sinecheck pa natin kung humihinga pa ba to, ganyan. So, kapag meron kang hindi yan. Sure or hindi alam, sino yung mga una mong tinatawagan na kaibigan para magkonsulta o magtanong? Siyempre yung doktor. Para sigurado na. Ang naalala ko, Ate Bianca, alam mo, katulad nung nasabi mo, mga unang araw namin dito sa pag-uwi namin galing hospital, napansin ko kasi medyo madilaw yung mata ni Sylvio. Tapos medyo nagdidilaw din yung balat. So sabi ko, Dok, tinawagan ko agad yung doctor niya. Sabi ko, Dok, normal po ba na medyo madilaw yung ganito? Sinend ko yung picture. Every time na may nakikita akong kakaiba sa anak ko, talagang kailangan na gagawan agad ng paraan o natatanong ko agad sa doktor. Tapos sabi niya, since almost 1 week ako sa hospital, hindi na paarawan si baby. So yun pala yung dahilan. Kaya medyo nagiging parang madilaw yung kulay at saka yung mata niya. Kinabukasan talaga, kahit antok na antok ako, kailangan alas 6 ng umaga mapaarawan ko si Sylvia. Ang buhay lalo ng newborn mom, talagang parang 24/7, di ba? Tapos merong mga hirap na hirap ka, pero meron ding masarap. Ano so far sa iyo, sa routine niyo ni Baby Sylvia, yung pinaka masarap? Maliban sa tulog, kasi I'm sure tulog ang pinakamasarap. Yung gising na bonding moment, ano yung favorite mo? Yung gising, favorite ko yung pagpapaligo. Ay. Kasi napapansin ko sa kanya, kasi ang ingay niya umiyak talaga. Nakakatuwa nga itong batang to, Ate Bianca, kasi every time na iiyak siya, parang iisa lang yung tono. Nandun agad yung taas. Feeling ko nga, anong note? Anong note? Feeling ko naglalaro sa F tsaka G. Tapos kapag nababasa na yung katawan niya, unti-unti na iiyak. Tapos pag kinakantahan ko siya, nawawala. For me ha, para siguro aware yung bata na singer yung nanay niya. Para alam niya rin. Meron ka bang kinakanta sa kanya nung nasa tiyan mo pa lang siya na kinakanta mo din now? Nung buntis pa ako, napapatutog lang ako ng mga instrumental. Mga pang baby, mga twinkle, twinkle little star, yung mga ganon. Yung siyempre, may mga songs ko din. Mm-mm. Yung meron talaga kasi akong kanta for Sylvio na original song ko. Hindi pa ako buntis noon. Na-realize ko na ang ganda-ganda ng lyrics ng kanta na bagay kay Sylvio. Kasi nag-iisa lang. Tapos, kami ni Sir Jonathan Manalo, yung gumawa ng song. Tapos, tinanong ko siya. Sabi ko, Sir John, parang bagay yung kanta sa ano, no? Pag nanganak ako, parang bagay kay Sylvio yung song. Tapos, nag-agree naman siya. So, yun yung naging song ko for Sylvio. Parang meron lang ilang mga part nung song na sa lyrics, Ate Bianca, na pinalitan namin na mas sakto sa kanya para sa baby. How did it feel nung finally nandiyan na si baby tapos nakanta mo siya for the first time sa kanya?
iba, mas iba yung pakiramdam na nandito na ng personal yung bata. Alam mo yun? Lalo nung kinanta ko siya sa ASAP. Tapos, nag-send sa akin yung papa niya ng video na nakikinig si Sylvio habang nasa TV ako kumakanta. Sabi ko, grabe naman to. Iba yung feeling, Ate Bianca, na hindi mo ma-explain eh. Basta iba yung kasiyahan na nararamdaman ko ngayon. Every time na uuwi ako, mas excited ako, galing trabaho, ganun. Yeah. Gusto ko din yan pagkwentuhan in just a bit. Pero syempre, dahil kasama ka namin dito, hindi namin mapapalampas ang chance na alin mapakanta yun? Si Angeline. Diyos ko naman. baka bumuka yung tahi ko dito. Ah. Ay, hindi. Ano lang, mga konting lines lang. We will have a mini game kung okay lang sa'yo. At ang itatawag natin sa mini game ay Angeline's Playlist. Magbibigay na ako ng ilang situation. Siyempre, may kinalaman kay Sylvio. Tapos, anong song yung naisip mo doon? Okay, first. Kinakabahan ako. Parang contest. Aray ko. Kapag mahimbing ang tulog ni Baby Sylvio, anong song ang naisip mo? Oh my God. Pag mahimbing ang tulog niya, yung kanta ko sa kanya, yung nag-iisa lang ang aking pangarap, ikaw ang dinadalangin kong natupad, at kung sa habang buhay ikaw ang kapiling, wala nang kahit na ano pananaisin. Yun lagi eh, every time na nakatingin ako sa kanya pagtulog. Yeah. Gusto mo siyang pinapanood na tulog? Minsan, Ate Bianca, hindi ko napapansin. 1 hour na ako nakatingin sa kanya. Hanggang inaantok na rin ako. may ganun ano. Mm-mm. Pero wala, ang sarap-sarap tignan. Next, kapag ikaw naman, I know at one month plus, ano? Mm-mm. At 1 month plus, parang hindi pa masyado nakaka-focus talaga yung eyes ni Baby. Mm-mm. Pero kapag nakatingin siya sa'yo or nararamdaman mong nakatutok siya sa'yo, anong song naisip mo? Ikaw ang bigay ng may kapal tukoy sa aking dasal upang sa lahat ng panahon bawat pagkakataon ang ibigin ko'y ikaw. Ewan ko, bigla-bigla, parang buti nga natanong mo yan, Ate Bianca, eh. Kapag kaano, pag may mga moment talaga na ganun, may mga songs talaga na naiisip ko lang sa isip ko din ah. Oo. Pero yan yung song na naiisip ko talaga, ang yung ganda, ikaw. Ang ganda. Ito naman, kakaiba. Kapag ayaw niyang tumahan, kapag patuloy ang kanyang F note or G note, anong song ang naiisip mo? Ay, umiiyak siya. Ay? Oh my God. Naramdaman niya. Nakatawa, Ate Bianca. Kasi di ba minsan nagbabrowse lang ako sa TikTok. Tapos, pagka hindi siya makatulog o late na masyado, naantok na rin ako. It really hurts ang magpatulog ng ganito. May ganun ako. Ewan mo, nakakatawa. Ewan sa sarili ko. Naiinis na rin ako sa sarili ko. Ano naisip ko. May ganun. It really hurts ang magpatulog ng ganito. Kapag umiiyak nga siya, tapos ang tagal mong trinay siyang mapatahan, tapos finally, natahimik siya at napatulog na siya. Anong kanta ang naisip mo? Ayan, may naisip ako dyan. Ito. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig. Alam mo kung bakit, Ate Bianca? Kasi kahit nasabihin mo na ang tagal-tagal kong pinatahan si Sylvio, pag nakita ko siyang tulog na tulog na, parang ang sarap pa rin sa pakiramdam. Hindi mo mararamdaman yung pagod. Lalo nung wala pa siyang 1 month. Talagang hirap na hirap ako, Ate. Grabe yung adjustment ko talaga. Lalo sa oras. Mm-hmm. Pero pag nakikita ko siyang... Minsan kasi, di ba, yung baby, kahit tulog, nag-smile mag-isa. Yeah! Kinikilig ako. Parang sabi ko, ang pugi naman ng batang to. Hindi ako makapaniwalang galing sa akin. Ganun, Ate. Ang cute. Oh, I love it. Okay, eto last. Kapag may panahon na hindi mo siya kasama, nasa labas ka ng bahay, nasa work, at nami-miss mo siya, anong kanta ang naisip mo? I can live, I can love, I can reach the heavens above. Pero pang isa, ain't no mountain high enough. May kapag ka ganyan, katulad nung unang-unang work ko after ko nakapagpahinga at nakapanganak,
may work ako ate sa ano, sa Pampanga. Yan lang yung patuloy na nagpe-play dun sa sasakyan. Oh. Ain't no mountain high enough. Ewan ko kung bakit. Parang, kasi siguro, di ba, parang nanibago ulit ako sa work ko. Actually, sa pagkanta din, medyo naninibago ako ngayon. Dahil medyo parang kumapal yung boses ko sa totoo lang. Parang medyo lumaki. Parang hindi na siya ganun katinis. Pero, nag-consult naman ako sa ENT doctor ko. So, meron lang mga nangyari dahil nga sa panganganak ko, may ganyan. Pero, nothing to worry about naman daw, Ate Bianks. Yeah. May isa din akong gustong ikwento mo sa amin. Kasi, tuwang-tuwa ang mga ka-Twinqle. As of press time, as of this interview, nasa 1.9 million views na ang iyong vlog. Kung saan kasama mo si Non-Rev. At saka, very no-holds-barred yung interview na yon. Very Tito Boy ka dun. Lahat na mga malinit na tanong. Tinanong mo talaga. And I know you said dun na parang hindi talaga niya hilig na humarap sa camera. Paano mo siya na-convince na ma-record niyo yung vlog na yon? Kasi alam naman niya na nag-vlog ako. So sabi ko sa kanya, pag kumita tong vlog na to, hati tayo. Hindi, joke lang. Biro lang, Ate Bian. Hindi kasi, parang sabi ko, parang bigyan na lang natin ng chance na masagot kung ano man yung madalas na nababasa natin sa comments tungkol sa kanya. So, unang-una ayaw niya talaga. Parang sabi niya, hayaan na natin yun. Kung ano naman sabihin nila, wala naman tayo magagawa, basta tayo, maayos tayo, ganyan-ganyan. So, after mga ilang araw na pagpipilit ko sa kanya, Ate Bianca, na napapayag ko naman siya. So, willing naman na siya na sagutin yung ibang mga questions. Pero before yon talagang pinakita ko sa kanya kung ano yung magiging mga questions sa kanya para ready naman din siya. Kasi nga, hindi siya sanay sa ganun, baka walang maisagot. Oh, well, congratulations dahil kumbaga mahirap talaga i-share yung lalo na yung mga very personal na things. Oo naman. Base sa comments ng mga tao, na-appreciate talaga nila sobra yung pagiging open ninyo at candid tungkol sa buhay ninyo. Ever since naman, Ate Bianca, talagang na ipangako ko sa kanila yun, sa mga followers at saka subscribers ko na pag nagkaroon ng pagkakataon na maipakilala ko si Non-Rev, gagawin ko naman din. May isa ka ding sinabi noon na super nakaka-touch kasi sa start ng video na yon pinakita niyo yung or pinasilip niyo yung newborn shoot ni Baby Sylvio. At sabi mo parang iba yung feeling kasi syempre nga growing up, iba yung naging sitwasyon mo sa family niyo. Ito yung first time na parang kompleto at ganun pala yung feeling. Ganun pala yung pakiramdam. Yes, ikwento mo naman sa amin. Like now, when kasi, you see the family pictures, anong nararamdaman mo? Iba ate, parang ang sarap-sarap. Kasi simula pagkabata ko, kami lang ng mama, bab. Diba never kong naranasan na magkaroon ng family picture na kumpleto eh. Pero syempre, kahit naman noon, talagang kahit kami ng mama babang magkasama, talagang kumpleto naman din ako. Kasi iba din yung pinaramdam sa akin ng mama bab na pag-aalaga at pagmamahal. Wala namang question doon. Pero kasi ito, dahil nasa, kumbaga nasa bagong journey na ako ng buhay ko, diba? Parang ito na yung bagong hinaharap ko ngayon. Ang sarap sa pakiramdam na kumpleto kami. May Sylvio, may Non-Rev. Iba, pag tinitignan ko parang naiiyak ako sa tuwa. Hindi ako naiyak sa lungkot eh, naiiyak ako sa tuwa every time na nakikita ko yung family picture. Papa-frame ko yun, syempre. Dahil na-mention mo nga si Mama Bob, minsan ba parang, may ganun ka ba na parang, kapag hindi mo sure kung anong gagawin mo, or parang naririnig mo ba siya, or iniisip mo ba, ano kayang gagawin ni Mama Bob? May ganun ka? Automatic yun eh, naririnig ko sa sarili ko yung sinasabi ni Mama kung sakaling buhay siya ngayon. Pag may pupuntahan ako, tapos si Sylvio wala pang 1 month, parang sinasabi niya, alis ka na naman, umiwanan yung bata. Parang may ganun ako. Kung work, okay yan. Pero kung ibang bagay, talagang hindi papayag yung lalo na, kasi na CS ako, Ate Bianca. So, alam ko na susundin talaga ni Mama Bab dapat kung ano yung sabihin ng doctor. 3 months dapat ang recovery, di ba, pag CS. Mm-hmm. Wala pang isang buwan. Trabaho na ako. So may guiding voice pa rin, nandiyan siya. Naririnig ko yan. Lalo kapag gabi, pagka
sobrang iyak ni Sylvio ng siguro mga 1 a.m. or 2 a.m. Kakatulog ako, te. Huwag kang matulog. Kasi, di ba masama yun, te? Yung hawak mo siya, tapos makakatulog ka. Oh, sabi sa akin, nung doktor niya, kasi baka madaganan ko daw. Kasi maliit. So, tinitiis ko talaga, te. Kinukurot-kurot ko na yung sarili ko. Kurot-kurotin ko yung sarili ko para magising. Totoo. Talagang lahat ginagawa ng isang nanay. And like you said nga, bumalik ka sa work ka agad. So, since naging nanay ka na, mas naisip po bang mag-slow down sa work? Or mas opposite? Mas inspired ka na mas magtrabaho pa lalo? Naku, Ate Bianca, walang slow down. Honestly, sobra akong excited makabalik sa trabaho talaga. Like yung ASAP, showtime yan, yung pagiging hurado doon. Talagang after ko nang anak, talagang iniisip ko na kung paano yung schedule na gagawin ko. Kasi kapag wala ako sa bahay, syempre kailangan may maiiwan kay Sylvio kasama ni Non Rev. Talagang iniisip ko na yan lahat bago pa ako makabalik sa work. Lalo na may isang blessing na naman na dumating na magkakaroon ako ng shows abroad, di ba? Sabi ko, Ate Bianca, ayokong iwanan si Sylvio kasi medyo matagal yung show namin doon. Siguro almost 1 month. Kasi medyo maraming cities yung pupuntahan. Okay. Tour! So, talaga. Tour siya, ate. Oh. So ayokong iwanan yung bata. Di, parang sabi ko, gawa natin ang paraan na makasama si Sylvio talaga sa US. So, tagumpay ang plano? Ngayon, kasi i-apply ko pa lang siya ng passport niya. So, hopefully, sana matuloy sila ni Non Rev makasama ko. Kasi ang mom ni Non Rev, ate, nasa US. Ah, perfect ang pala. So, para makilala na din. Oo. Oy, sana matuloy. Kasi, syempre, maliban sa tour, kahit pa paano, syempre, on the side, may bakasyon, sightseeing. May pasyal, makakapasyal kayo. Oo. So, ang na-promise ko sa kanila, lahat na napuntahan namin ng Mama Bob before, dadaling ko sila doon. Ang saya. Nako, sana maayos ka ganang mga sana passport, sana. Ang mga visa, family, trip na din kahit pa paano. Maliban doon, syempre, tulad na sinabi mo, na-miss mo talaga ang work. So, what is next for Angeline ngayong 2022? Anong may expect na mga fans mo sa'yo? Ito, unti-unti tayong makakabalik sa trabaho. Sobrang thankful talaga ako. Nagpapasalamat ako kasi yung 10Q concert ko last year, nagkaroon ng US shows tsaka Canada. So yan yung pinaghahandaan ko din sa ngayon kasi this year siya mangyayari. At syempre, sobra akong excited din na ipaalam sa inyo kasi meron akong itinayo, Ate Bianca, na baby and mommy care na products. Yung Twinqle. Baby and mom. Nanganak ka ba talaga? Parang ang dami mong ginagawa pa rin kahit mahirap kasi, mag-launch at product testing at ano. Yes, Ate. Kasi how itong, long ano, na itong ginagawa, pinaplano? Nung buntis pa lang ako. Oh my gosh. Siguro mga ilang buwan pa lang ako noon. Bago, siguro mga pang limang buwan ko or anim. Yun yung isa sa pinagkaabalahan ko since hindi ako nakakapagtrabaho sa labas. Yan, puro Zoom meeting, ganyan. Siyempre yung mga, kumbaga yung mga kasama ko dito na expert. Tinatawag ko talagang mga expert yun kasi hindi ko naman magagawa lahat ito kung hindi dahil sa tulong nila sa akin. Sabi ko, ang dami kong tanong sa sarili ko nung nagbubuntis ako. Like yung, pag nanganak ba ako, yung stretch mark ko, ganito, paano natin magagawa ng paraan yung ganyan? Parang sabi ko sa sarili ko, parang ang sarap gumawa ng produkto na para sa mga babies at saka mommies. Kasi katulad ko na first time mom, ang dami kong hindi pa naiintindihan. So sabi ko, bakit hindi natin i-share sa kanila? Sabi ko, gusto ko yung medyo catchy yung pangalan ng product. Since mahilig ako sa stars, sabi ni Nonre, bakit daw hindi Twinqle? So Twinqle yung naging name ng ano namin, ng product namin. Wow! Huwag kang mag-alala, padadalan kita para sa babies mo. Ay, thank you! Mm-hmm. I love padadalan it. Kita. As a businesswoman ka dyan, I love it. Of course, ate, kailangan ko yan. Alam mo yan. Congratulations on everything at sana nga talaga matuloy ang mga passport at visa ganap para kayo ay maka... yes, isang family trip. Thank you so much, Angeline. Sa iyong chikahan, alam kong bilang nanay, every moment is precious. Na magpahinga yes. din. Don't forget na magpahinga. Pero yes, please invite everyone if you want to plug any of your shows and of course your YouTube channel. Sa lahat ng mga supporters natin, thank you very much sa lahat ng
talagang nagpapadala ng mga comments at messages nila sa akin at sa family ko. Ang daming natutuwa. At gusto ko mag-thank you sa lahat po ng patuloy na nagsasubscribe sa Love Angeline Quinto YouTube channel ko. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga, syempre yung mga kapamilya natin, Ate Bianca, sa ibang bansa, sa US at sa Canada. Antayin niyo po kami dyan kasi magkakaroon po ako ng show sa US and Canada for my 10Q concert. 10 years of Angeline Quinto, maraming salamat po. At dahil sa inyo, dahil lahat kayo ay talagang nandyan hanggang ngayon, nakarating ulit ng US at Canada yung shows namin. So thank you very much. And of course, ASAP po and Showtime, ako po kasi Asmurado. Yay! So US tour, September and October. Oh, yes, congratulations on everything. And muli, maraming salamat. And yeah, sana mas mahaba pa ang iyong maging tulog in the weeks to come. Gusto ko yun. Yes, yun ang best wish sa mga nanay. Mas gusto ko yun, ate. Yun. Salamat. Salamat talaga. Gusto ko yun. Thank you, Ate Bianca. Thank you. CinemaNews, maraming salamat po. And that's it for our show this weekend. Thank you so much for watching. And as always, thank you for making us a part of your weekend habit. Do follow Cinema One on all our official social media accounts. You see them flashing on your screens right now because we do upload our full interviews for our exclusives, for our one-on-ones, all on our Cinema One YouTube channel. So thank you so much to everyone who have clicked subscribe and who have watched our videos. We'll see you all again next time. This has been Cinema News.